Third ko maramdaman na ganito ako nung grade 5. Pero naisip ko na ilihim na lang muna kasi feeling ko hindi ako matatanggap ng family and friends ko. Tsaka naisip ko na baka magbago pa sa mga susunod na taon. Pero nung tumating ako ng high school na, dun ko lang na-realize na hindi ako attracted sa opposite sex, kundi sa babae din. Sa ngayon, okay ako kasi mas nagagawa ko yung mga gusto ko na walang takot. Yung unang beses na sinabi ko sa parents ko na ganito ako, kinabukasan yun ng graduation namin. So, tinext ko sila, wala sila. Nagkaroon sila ng lunch kasama yung ibang family namin. And tinext ko sila na ganito ako, na sana hindi sila magalit sa akin or matanggap nila ako kasi ito yung napifeel ko simula pa nung bata pa lang ako. And ayun, so ginawa ko, natulog ako para kunyari hindi ko makita yung reaction nila. Tapos kinabukasan, tinanong nila ako kung ano yung tinext ko, kung ako ba talaga yun, kung seryoso ba talaga ako, or bakit ganun yung napifeel ko. Ayun, in-explain ko sa kanila na nung bata pa lang ako, nung grade 5 pa lang ako, napifeel ko na talaga na ganito ako, na ayokong maging babae, gusto ko rin na magdamit na panglalaki or gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki. Ganun. And yung pangalawang beses naman na sinabi ko sa kanila, yun naman yung graduation namin ng college. Dun ko talaga sinabi na hindi na talaga magbabago yung kung ano ako ngayon. And okay naman sa kanila, nung medyo matagal lang din na nung natanggap nila na talagang ganito ako, pero at least ngayon okay na rin sa kanila. And mas okay na rin kami, mas naging close kami ng family ko. Mas naramdaman ko na kahit ganito ako, tanggap nila ako. Sa friends naman, sila yung unang nakaalam na ganito ako. Eh, wala naman silang sinabi sa akin na against sa akin na hindi ako pwede maging ganito or ano. Ang sabi lang nila sa akin eh, kung saan ako masaya, din sila, okay din sila doon. So yun. Nagka-boyfriend ako, nag-try ako magka-boyfriend kasi para lang malaman ko kung talagang ano ako. And yun nga, hindi naman kami nagtagal. Dumating din sa point na dalawa na kami yung naghahanap ng babae, hindi lang siya. So ayun, dun ko na realize nung rin na pagtanto na hindi talaga ako ma-attract sa opposite, hindi talaga yung gusto ko ay yung babae dun. Bago rin pumayag yung parents ko na magdamit ako ng panlalaki or gawin ko yung mga gusto ko, nag-wish sila sa akin ng isang favor lang, ganun. And sabi nila na pagbigyan ko lang sila na mag-debut ako, yung gawin ko yung mga talagang ginagawa ng mga babae kapag 18th birthday nila. So ayun, pinagbigyan ko naman yung parents ko, syempre. Pero hindi rin naman siya labag sa kalooban ko kasi naging masaya din ako. Nandun lahat ng friends ko and family ko and talagang naramdaman ko na mahal nila ako. Oo naman, naisip ko na may mga tao talaga na i-judge ako sa physical ko tsaka sa kung ano ako ngayon. Pero hindi ko siya ginagawa or iniisip na threat. Pero ginagawa ko siyang motivation para mas i-improve ko yung sarili ko. Para mas maging better ako and mas magawa ko yung mga gusto kong gawin. Sa ngayon, meron akong girlfriend and almost 2 years na kami. Nakilala ko siya sa birthday ng friend niya na friend ko rin. After noon, nagkausap kami. Tapos, hindi kasi ako yung tipo ng tao na, kumbaga, yung nanliligaw, tas mag-effort agad, bibigay agad lahat. Hindi ako ganun. Mas gusto ko yung magkaroon muna kami ng commitment bago ko siya ligawan at all. And pati ko ibigay lahat or effort, mag-effort ako sa kanya. So, ganun yung ginawa ko. Most probably, mas naging friends muna kami bago naging kami. Kaya ngayon, okay kami. Wala kaming tinatago sa isa't isa para lang kami mag-best friend. So, tingin ko, wala na. Kasi kahit sa sarili ko, ako, ito na talaga eh. Ito na talaga ako. Kahit may mga tao na nagsasabi na
magbabago pa yan. Or may mga tao na parang ipupush ka na bumalik ka sa pagiging straight niya. Pero para sa akin, ito ako eh. Ito yung, dito ko nararamdaman na totoo ako sa sarili ko. Mas nararamdaman ko na masaya ako kasi ganito ako. Yung ma-advise ko lang sa mga tao na natatakot pa rin na sabihin or ipakita sa iba yung kung ano talaga sila. Ang ma-advise ko lang is, hayaan mo lang yung mga tao na yan. Kasi the more na mas pinahalagaan mo yung sinasabi nila, mas parang tinatanggal mo sa sarili mo yung maging masaya ka and maging totoo ka sa sarili mo. Kasi kahit naman anong gawin mo, may sasabihin pa rin yung mga tao. So dapat ikaw sa sarili mo na hindi mo isipin kung ano yung mga sasabihin nila. Gawin mo na kung ano yung magpapasaya sa'yo and kung sa, ano yung sa tingin mo na makakatulong sa'yo para mas ma-improve mo yung sarili mo.